Hello, good morning, good evening, good afternoon po sa ating lahat. Welcome sa YouTube channel ni Coach Dimple May. Ngayon, kung ikaw po ay bago pa lamang dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe at pakipress na rin po ang bell sa baba upang sa gayon ay makatanggap po kayo ng aking pong ng notification once na may ginagawa po akong video. At kung ikaw naman po ay techie, please skip niyo lang po ito, pero i-share niyo po sa mga kaibigan niyo na bago pa lamang dito sa IMG ang aking pong YouTube. Ang aking pong magiging topic ngayon ay kung paano po tayo magre-restatement ng ating pong policy na nag-lapse. Huwag po kayong mag-alala kung ang inyong pong policy dahil sa ating pong na-short ang ating pong budget mga ilang buwan o inabot na isang taon, hanggat wala pa pong 24 months, pwede pa po natin habulin ang ating pong mga na ipagbayad. Ang gagawin lang po natin na action ay mag-fill up po tayo ng restatement natin plus kung hindi nyo po kayang lahatan ang inyo pong mga na-delay na pagbabayad, isa lang pong premium, 300 pesos para sa processing fee upang tuloy-tuloy na po ang ating pong pagbabayad. Kaya lamang po, pagdating po sa maturity, mapapa-adjust po yung date, pero okay lang po yun. At least, hindi po nawawala agad-agad ang ating pong ibinayad. So, start na po tayo. So, andito na po tayo sa IMG page. So, ang gagawin po natin, maglalagin po tayo. Members, login. Then, pag nandito na po tayo, gamit po yung ating user ID or IMG code plus password po natin, maglagin po tayo upang mabuksan po natin ang ating pong personal portal. Kapag nandito na po tayo, scroll up lang po natin. At atin po nga hanapin ang Chaos 2. So, dito po. So, dito po tayo makiklik sa IMG Chaos 2. Dahil ako po ay nakalagin pa, so hindi na po ako, dahil hindi po ako nakapag-log out, hindi na po ako magla-login. So, andito po yung IMG membership. Dito po tayo magbabayad sa mga bago at ating pong mga renewal. So, andito po lahat. Dito naman po sa other payments, dito po tayo magbabayad ng ating po mga transaction sa IMG. Halimbawa, may mga error po tayong nagawa. Let's say sabihin natin yung pangalan or spelling ng ating po pangalan. So, once na meron po tayong inaayos, dito po tayo magkiklik sa items. Pero hindi po yan ang topic ko ngayon, kaya dito po tayo pupunta sa Kaiser International Health Group. So dito po, nandito po yung mga bago, dito po natin babayaran yung mga bago para sa mga senior care at regular subpay restatement amendment. Pero sa oras na ito, sabi ko nga po sa inyo, ang aking pong babayaran or ang aking gagawin na ipapakita sa inyo ay ang ating pong restatement kapag po nag-lapse ang ating pong policy ng Kaiser. So, click po natin ito. So, makikita nyo po dito, application for restatement of plan agreement. So, dito po sa search, hahanapin po natin ang pangalan ng ating pong ipagbabayad. Comma, then space. So, yan. So, maging maingat po tayo sa pagbabayad po o sa pagtingin ng mga pangalan. Kasi kung makikita nyo po ito, may tatlo po ditong Sabado Shirley. Pero, titingnan nyo, magkakaiba po yung kanilang policy number. Pareho lang po yung kanya pong surname at first name. Pero, yung po kanilang middle name ay magkakaiba. So, ang aking po paggagamitin dito ay ito pong letter D.
Dahil letter D po yung kanyang middle initial. So pagdating po dito, dahil hindi po natin alam kung ipang ilang installment na po yung kanyang premium na babayaran at ang kanya pong policy fee. Ang gagawin po natin, para hindi na po tayo nanguhula, mag-click lang po tayo ng zero sa mga dito sa example natin sa policy fee. So ngayon, ang makikita nyo po dito, nakapag-installment na siya ng 38. Ngayon, ang premium niya ay malaki dahil sabi ko nga po, naglapse na po ang policy niya. Ang gagawin lang po natin, kung ganito ang presyo na kalagay na 63,522, ang gagawin lang po natin, pwede po natin siyang palitan. Wag po kayong magpapanik na pag nakita niyo yung presyo, eh natatakot na po kayo. Ang gagawin lang po natin, papalitan lang po natin yung nakalagay doon at kung magkano yung premium na pinagbabayad. So, meron dito nakalagay na restatement fee. So, hayaan na lang po natin. At yung kanya pong charge ay 8,746. So, ito po yung technique dito. Ang gagawin lang po natin dito, bago po natin i-delete siya, kung ayaw nyo pong magbayad ng charge, lagyan po natin siya ng 0.20. Kapag nilagay na po natin yon, then dito po sa mula sa uli, tatanggalin po natin yung dating nakalagay doon na presyo. Ayan, automatic po na nawala na siya. At ito na po nakalagay dito yung kanyang pong premium, restatement fee, at mag-fill up na po tayo. So dito po, i-click lang po natin ito kung ikaw ay good health pa, wala ka pang 65 years old at hindi ka pa na hospital. Then dito pwede na po nating ilagay na no or none. Sa exception na hindi ka naman po talaga nagkasakit. Be honest lang po tayo kasi wala po may lilihim sa ating pong medical report. So, siguraduhin nyo lang po na itong mga nandito, disorder of eyes, so basahin nyo lang po siya. Basta kung titingnan ko lang po muna ngayon ay kung siya ay nakano lahat. Have you ever had military? So no. No, no. So lahat na po nakano siya. So dito po, para po madali, ang gagawin po natin, i-upload na po muna ninyo ang inyo pong ID. So hintayin lang po natin kung tama o mali ang akin na i-upload. Hindi ko nalagyan ng pangalan, sorry. So ito. Then saka po pipirmahan niya dito. Then after po na ano, ngayon pag minsan po mahihirapan po kayo. Hindi pa po kayo nakakapirma, babalik po siya sa unahan. Dito po, babalik po siya paulit-ulit. Paulit-ulit po, babalik siya ng babalik. So, ang gagawin nyo lang po, siguro po, doon po sa iba, mga 10 beses bago nyo po siya makuha. Basta ang technique lang po dyan, una nyo pong i-upload ang kanya pong valid ID with signature. Ayun nga po. Then, kapag okay na po yung signature, in-next po natin siya. So pagdating din po dito, ilalagay po natin muli ang kanya pong pangalan. Yung pangalan po ng ating ipinagbabayad sa ating transaction ngayon. Last name. Ang email pong ginagamit
Mas madalas po ang ginagamit ko po ay yung email ko para sigurado po ako na yung aking pong ginawang transaksyon ay natanggap. Saka ko po ipinapasa doon sa may-ari. Then, ang gagawin ko, BDO bills payment. Pilapan lang po natin lahat. Dito na po makikita niyo po kung anong bansa yung iba't ibang bansa. Dito niyo po i-click. Philippines. Diyan. Pwede naman pong wala ng telephone number, then BDO bills payment. The next step po natin. Then as usual, click po natin yan dahil totoo naman po yung ating mga sinulat dito. At ito na po. So pagdating dito po, i-copy paste po natin ito. Subscriber number. Copy. Ayan. So, hindi ko na po itutuloy hanggang sa video. So, at least pinakita ko lang po kung paano po natin gagawin ang pag-fill up sa ating foreign statement. So, maraming pong salamat. Sana po ang ginawa ko pong video ay nakatulong po sa marami. So, thank you po. Ito po ang inyo pong Coach Dimple. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Coach Dimple May. And don't forget to press the bell button para po sa mga notifications. So thank you po sa inyong lahat. God bless you all.